Henesis Kabanatang 29. Nang magkagayon nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay at napasalupain ng mga anak ng silanganan. At siya'y tumingin at nakakita ng isang balon sa parang, at narito may tatlong kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon. Sapagkat sa balong yaon pinaiinom ang mga kawan, at ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. At doon nagkakatipon ang lahat ng kawan, at kanilang iginugulong ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon, at pinaiinom ang mga tupa, at muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon sa dako niyaon. At sinabi sa kanila ni Jacob, "Mga kapatid ko, taga saan kayo?" At kanilang sinabi, "Tagaharan kami." At sinabi niya sa kanila, "Nakikilala ba ninyo si Laban na anak ni Nakor?" At kanilang sinabi, "Nakikilala namin siya." At sinabi niya sa kanila, "Siya ba'y mabuti?" At kanilang sinabi, "Siya'y mabuti." At narito si Rachel na kanyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. At sinabi niya, "Narito, maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop. Painumin ninyo ang mga tupa at inyo silang pasabsabin." At kanilang sinabi, "Hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan at igugulong ang bato mula sa labi ng balon. Gayon nga aming pinaiinom ang mga tupa." Samantalang nakikipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Rachel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari nang makita ni Jacob si Rachel na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, at ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina, na lumapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa labi ng balon, at pinainom ang kawa ni Laban na kapatid ng kanyang ina. At hinagkan ni Jacob si Rachel at humiyaw ng malakas at umiyak. At kay Rachel ay sinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban na kanyang ama, at anak siya ni Rebecca. At siya'y tumakbo at isinaysay sa kanyang ama. At nangyari nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong, at kanyang niyakap at kanyang hinagkan, at kanyang dinala sa kanyang bahay. At isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay aking buto at aking laman." At dumoon sa kanyang isang buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, "Sapagkat ikaw ay aking kapatid, ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan mo." At may dalawang anak na babae si Laban. Ang pangalan ng panganay ay Lea, at ang pangalan ng bunso ay Rachel. At ang mga mata ni Lea ay mapupungay, datapwat si Rachel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Rachel, at kanyang sinabi, "Paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Rachel na iyong anak na bunso." At sinabi ni Laban, "Magaling ang ibigay ko siya sa iyo kaysa ibigay ko sa iba. Matira ka sa akin." At naglingkod si Jacob dahil kay Rachel na 7 taon, at sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglag niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, "Ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya." At pinisa ni Laban ang lahat ng tao roon, at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan na kanyang kinuha si Lea na kanyang anak at dinala niya kay Jacob, at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Lea ay ibinigay na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Silpa. At nangyari
na sa akin ang umagahan, narito't si Leah. At kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran kahit kay Rachel? Bakit mo nga ako dinaya? At sinabi ni Laban, hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako, na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang sanlinggo at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin. At gayon ang ginawa ni Jacob at tinapos niya ang sanlinggo nito. At ibinigay ni Laban sa kanya si Rachel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Rachel ay ibinigay ni Laban na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Bilha. At sumiping din naman si Jacob kay Rachel at kanya namang inibig si Rachel ng higit kay Leah. At naglingkod siya kay Laban ng 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapupuutan niya at binuksan ang kanyang bahay bata, datapwat si Rachel ay baog. At naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben. Sapagkat kanyang sinabi, sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapighatian, dahil sa ngayon mamahalin ako ng aking asawa. At naglihi uli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapupuutan ay ibibigay rin naman sa akin ito. At pinanganlan niyang Simeon. At naglihi uli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayon'y masasama na sa akin ang aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki, kaya't pinanganlan niyang Levi. At muling naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayon'y aking pupurihin ang Panginoon, kaya't pinanganlang Juda at hindi na nanganak.